Hello, nabasa ko kasi ang daming sobrang stress regarding sa credit card. Siyempre, isa na ako doon, sa totoo lang. Sobrang naging stress din ako dyan. Napakadaming letter, demand letter, na pinadala sa akin. Tapos, ang ginawa ko hindi ko pinapansin. Sasabihin, kontakin ko yung ganon, makipag-payment arrangement. Ako, wala akong ginawa. Hindi ko pinansin kasi wala naman ako magiging kapag payment arrangement ako ngayon, sa panahon natin ngayon, sobrang hirap ng buhay. Hindi rin ako makakapag-comply. Anong gagawin ko? Di masisira lang ako. Tapos may papapirmahan sila sa akin. Eh di lalo lang ako nagkaroon ng problema at lalo lang ako nakasuhan. Kung kayo ay nakaka-receive ng letter o kaya text na... Kasi ako naka-receive ako, dalawang texts. Yung isa, ang sabi sa akin, pag hindi po kayo payment ngayon regarding attorney keme-keme, RA, basta may mga gano'n regarding sa attorney ko, no? Kakasuhan na kayo, ito, isasampa na yung kaso, civil case sa inyong mag-asawa. Kasi in-inform ko sila noon na, ma'am, yung asawa ko po kasi kakaalis lang. Talagang back to zero po kami. Kaya nagpositive yung asawa ko doon. Kumbaga, dapat dire-diretso na yung trabaho. Ang nangyari, hindi pa. Kasi, pero ngayon, okay na naman siya. Pero kung kayo nakaka-receive ng mga threat regarding sa third-party agent, deadma lang. Kasi maniwala kayo. Ang gusto lang nila is magbayad tayo, is makasingil sila. Wala naman sila ibang gusto. Yung sasampasampa ng kaso, yung criminal case. Tinext pa ako ng gano'n, sasampahan daw ako ng criminal case. Dinedma ko una. Kinabahan ako nung una, civil case. Kasi talaga namang may civil case. Pero naisip ko, pati dadamay yung asawa ko. Tsaka wala naman ako na-receive na kahit na anong letter. Sa Metro Bank kasi ito eh. Yung kasi na lang yung naging problema ko. Naisip ko, ba't ako sasampahan ng kaso nito nila? Ba't pati yung asawa ko dadamay nila sa kaso? Eh wala naman yung alam. Kaya pag nakaka-receive kayo ng gano'ng text, deadma. Kasi maniwala kayo at mag-o-offer at mag-o-offer sila regarding sa payment arrangement kasi ang gusto lang naman nila is makasingil. Share ko na lang din yung mga bangko na may magandang offer. Ito itong BPI. Ito, bayad ko na to. Bayad na. 105 din naging balance ko rito. Ito yung una-una ko nabayaran. Kasi ang ganda na offer nito. 2020 pa, parang ganun. Nakipag-payment arrangement, tinawagan nila ako regarding sa na bayaran ko daw siya dalawang buwan, which is 79,000 na lang, 39, parang ganun, parang 39, tapos 38, parang ganun ba siya, nasa wala pang 80,000 yung kailangan kong bayaran. Nung unang kapit ko lang 40, so may papirmahan agreement talaga. Pag hindi ka nag-comply, yari ka, doon ka nila i-demanda. Ang ginawa ko doon is binayad ko yung 40, sinugal ko kahit wala pa akong assurance dun sa ikalawang payment ko. So dumating February 22, nagbayad ako. Tapos yung second payment ko is March 22. So wala akong kapit. Ang ginawa ko, nagsanla ako, matapos ko lang to. Kaso paiyakan ng certification. Isang taon na akong bayad, may re-receive pa rin akong SOWA. Tapos nakalimutan ko yung kinakontak ko yung nagbigay ng deal sa akin dito, hindi ko naman na makontak. Hanggang sa one time, yung BDO ko, sila rin pala kumapit. Naalala ko. Kasi binigyan nila ako ng long-term agreement ito. Dito sa dalawang BDO, ayan. Binigyan nila ako ng long-term dito. Kinulit ko sila ng kundalit, ma'am, yung regarding po sa nag-comply naman po ako, ba't kayo po hindi kayo nagko-comply? Ganun yung sinabi ko sa kanila. Tapos, pinadala sa akin, ito lang, December 29, 2021, bago maliwala yung taon. Tapos ito, dito binigyan nila ako ng long term, once may pinirmahan din ako dito, kaya hindi ako pwedeng sumira. Hindi ako pwedeng sumira dito. May pinirmahan din ako dito. Dito naman, kali dun ka, dali. Kali dun ka. Dito naman, 30,000 lang to, video installment to eh. Good as cash to. So, ang ginawa dito is 30,000 to. Wala namang interest.
kasi hindi na daw nila ako ma-enroll sa installment agreement kasi meron na ako sa BDO. So, ang ginawa dyan sa akin is 30,000 lang yung kailangan kong bayaran dito. Ano lang yung utang, yun lang kailangan bayaran. Walang interest. Monthly ko 2,000. Okay na rin, ginarab ko na. Kumbaga matapos lang. Eto, nagsisimula na rin ako dito. Matatapos ko na rin to. Matatapos ko to lahat. Tapos, itong isa kong Citibank. Ito. Maayos ka usap pag-international bank. Tingin ko lang ha, sa experience ko. Itong Citibank. Ito naka-installment dito. 1% interest, naka-fix ko dito. 1,115 lang. Ito ang hindi ko noon una kino-comply. 39 something ang utang ko dito eh. Hindi ko siya nako-comply. Parang 6 months, 7 months ko hindi nabayaran. Hinayaan ko lang. Kumbaga ito kasi inuuna ko kasi ito, may agreement kami eh. Tapos ito, one time tumawag sa akin, ma'am, baka pwedeng bayaran nyo kahit ano lang po. Sabi ko, eh wala po talaga ako ibabayad. Tapos sabi niya, kahit po, parang 2,000 gano'n, 2,000, di, nagkapera ko 2,300. Binayad ko dito, 2,300. Tapos, one time, nag-text sila, pagkabayad ko dito, nag-text sila, sabi, ah, ma'am, parang, if you settle 21 something dito, makuklose na tong account kong to. So, buti na lang nagpadala yung asawa ko, nahiram ko. Binayad ko dito. Kaya ito, dalawang card ang natapos ko. Ito is, naka-installment naman siya, mababa lang 1,115. Kumbaga, nagko-complain naman ako. Tapos, dito naman sa isa ko, ito to PNB. Okay din sana to. Binigyan din ako nito ng deal. 1% lang din yung interest monthly, tas 1,160 lang yung monthly. Kaso nasira ako. Nakalimutan ko to eh. Nakalimutan ko siyang bayaran. So, ang nangyari, hinabol ko kung ilan yung ano ko. Kaso hindi na. Hindi na ako piniyagan. Kumbaga, naputol na yung agreement namin. Kailangan ko na daw siyang bayaran ng bulto. Kaya lang, wala naman ako ibabayad. Hanggang sa kinontak ako nung third party agent, pwede ko pa rin daw ituloy installment ito. This, sabi ko, wow, buti naman po. Yun pala, itatrap nila ako. Kailangan ko mag-issue ng 12 na cheque, eh. Ipapadala daw sa kanila by LBC. Kung ang cut-off ko ay every 15, so dapat bago mag 15, may pondo na yung card, yung cheque. Yun ang hindi ko ginawa, ang mag-issue ng cheque. Kasi kung magka-problema ako, makalimutan ko lang yon, o kaya magka-problema ako, mawalan ako ng pambayad, doon nila ako mahahabol kasi mag-i-issue ka ng talbog na cheque. Kaya kung ganun ang iaano nila sa inyo, huwag na huwag kayong papayag, huwag na kayong mag-comply. Tsagain nyo ng hulugan. Dahil maliit lang naman ang interest kasi maliit lang naman yung balance ko dito. Pag i-requestan kayo ng cheque, huwag na huwag. Doon tayo makukulong. Baka doon tayo makulong. Tapos, etong RCBC ko, ito ang ganda rin ang bigay sa akin dito ng offer. Binigyan ko parang bayanihan program. Bayanihan program, tapos ang monthly ko dito ay 3,817. Pag 6 months ko na bayaran, ma-active na ulit yung account ko. Hindi ko to sinisira kasi no annual fee to eh. Kumbaga sayang to. Tsaka maliit lang yung credit limit, i-retain ko na lang to. Tsaka ano, di ba maganda ang RCBC? Pag RCBC, pwede ka mag-grocery, 3 months to pay, zero interest. Kaya nire-retain ko yan. Ito naman isa kong RCBC Gold. Nagka-problema rin ako dito sa pagpapayment. Kumbaga natagalan, nahirapan, pero nahabol ko naman. Hindi ko rin siya pinapabayaan kasi dito ang insurance ng tatlo kong anak, which is 15,000 monthly. Dito nila chin-charge. Kaya ito ngayon inaalagaan ko. And ito rin aking East-West. Yan. Ito nagka-problema rin ako. Hindi naman problema na pinadala ng letter, hindi. Kumbaga, nakakapagbayad ako kaso hindi buo. Pero ngayon, clear na ako dito. Kumbaga, ayos na ayos na tao. Dito kasi insurance sa aming mag-asawa. 15,000 bonbon din. Kaya inaalagaan ko rin to. Diyan chine-charge. Wala na akong problema dito. Tapos, ang pinakamaganda pala, HSBC. Itong HSBC, hindi ko alam kung ilang buwan ako hindi nakapagbayad. Parang 3 months, 6, parang 3 months, ganun. O lampas na, basta ganun. Pinadalan pala nila ako ng letter, hindi ko na-receive. Pero iniisip ko, paano ko kaya ito mababayaran? 85 something ang utang ko rito. O parang kulang ng 90. Siyempre, magpipenalty pa yon. Hindi naman ako nasira dito, kahit pandemic. Kahit gano'ng kalaki kasi nga, kumbaga nakakapag-comply ako kasi malakas na ng tindahan eh.
yung 99 namin nung nagsara yung aming computer shop. Pinadala pala ako ng letter, hindi ko na-receive. So, isip ako na isip, dasal ako, paano ko kayong babayaran? Hanggang sa naglakas, hindi ko pa nababasa yung letter, pero nagpadala na pala sila. Late ko lang nakita yung letter nito lang, parang kahapon lang. Naglakas loob ako tumawag sa hotline. Sinabi ko, totoo ma'am, pasensya na kayo, talagang ngayon, back to zero kami, hirap na hirap, kakaalis lang yung asawa ko, nag-positive pa, kaya na-stop sa trabaho, pero ngayon nakabalik na, okay na naman. Eh, hindi ko po siya kayang bayaran ng bulto kasi wala talaga akong pagkukunan. Binigyan nila ako ng terms. Kumbaga, tinanong nila, wala sa'yong ipoprovide, wala kang kailangan iprovide na requirement. Sabi ko kasi wala akong trabaho. Kumbaga, may tindahan lang kami ngayon. Yun, binigyan ako ng 12 months to pay without interest. 6,960 ang monthly ko, kakalabasan lang niya is 83 something. Sobrang gaan. Kumbaga, ang hirap nung monthly na 6,990 pero hanggat kumbaga nakaalis na asawa ko, natutulungan ako eh. Kaya hindi ako mapakasira dito. Pwede ko daw itong i-active pero hindi. Pagkatapos ito, i-close ko na rin to. Ayoko na. Etong tatlo kong credit card. Yan ang masakit sa ulo. Kasi di ba nung pandemic, kasagsagan ng pandemic, tawag sila ng tawag. Ngayon, parang balance ko nasa 40-something lang. Inalok nila ako ng balance conversion. Siyempre, kumbaga, stress ka na yung magiging access mo lang is umuo. Umayag na lang sa kung anong iaalok nila. Yung pala, lalong lalaki pag balance conversion. Hindi rin ako nakapag-comply kasi nga ang hirap. Tumumalim tindahan kasi talaga na mawala ng pera tao, hirap na. Ngayon, hindi ako nakakapag-bayad. So, ang nangyari, tumatawag sila sa akin. Nakapagbigay lang ulit, 350, 500, 850, 1,000, 1,850. Kumbaga pag may extra lang, hindi lagi. 3 months na akong hindi ano. Yung dalawa pala na ipasa na sa third party agent. Yung isa hindi pa pala. Tumawag sa akin third party agent. Tinanong ko, ma'am, baka pwedeng meron ko akong i-avail for long term na mababa para at least kahit pa paano matapos ko. Wala na daw kasi nakapag-avail na nga daw ako ng balance conversion. So, ang meron daw is restriction. Parang ganun? Restriction, parang ganun. Kaso ang problema, provide ako ng payslip or kaya ITR. Eh, wala naman akong trabaho. Wala rin kaming nagsara rin yung computer shop namin. Wala naman akong ipoprovide na ITR kasi dalawang ilang taon nang sarado. Eh di wala na akong choice. Sabi, wala po talaga kayong maano. Ang gagawin nyo na lang po is mag-fully paid na makaka-discount kayo or habulin nyo po yung balance nyo sa balance conversion. Sabi ko, eh kung ganun po, eh di sige po. Hindi ko na sinagot yung tawag nila kasi wala naman akong magagawa eh. Wala naman akong magiging pambayad. Tapos dasal lang ako ng dasal. Iniisip ko lang, paano ko kaya ito mapapayaran? Bahala na. Hanggang sa ano, tumawag sa akin nung isang beses, customer service, sinabi sa akin, ano, ma'am, regarding po sa isa yung card, sabi ko, eh ma'am, kasi po talagang hirap na hirap po ngayon, wala pong ano, kung matutulungan niyo po ako ma'am, baka po meron kayong maialok sa akin. Regarding sa payment, sabi niya, ah sige ma'am, di binigyan ako ng example, susubukan daw niya. Sabi ko, tatlo yung card ko sa inyo eh, kaso yung dalawa daw nakapag-avail na ako ng balance conversion ko, so not possible na daw po na makapag-avail ako. Ay sige ma'am, ako bahala, gagawin ko ng paraan. Di dinasal ko yun, sabi ko sana ito na yung sagot. Tapos kanina, tumawag sa akin, na-approve nga daw. Kumbaga makakat na to. Hanggang sa mabayaran ko, cut na to. Kaso syempre, wala na ako ipoprovide na requirements, pero may tubo. Kumbaga yung baal mo, balance mo 60, magiging 80, parang ganun. Kaya lang inisip ko, noong una nga sabi ko kanina, hindi muna ako sumagot sa ito, pag-iisipan ko muna, babasahin ko muna. Kung mas okay po ba, kasi parang ang laki po ng interest. Sabi sa akin, eh ma'am, kayo po, kasi kung hindi nyo kayang bayaran yun, tama nga naman, buwan-buwan po tubo. Kumbaga yung maihuhulog ko, imbis na nababawas sa utang, is mapupunta lang sa tubo. Kaya sabi sa akin, ma'am, kayo po, pero pag halimbawa namang, sabi ko kasi, ma'am, halimbawa, nagkapera ako ng bigla, gusto ko siyang bayaran, makakalis po ba ako? Sabi naman niya, yes ma'am, magpapare-compute lang po kayo. Sabi ko, sa ngayon kasi, ang kukunin ko yung long term, para mababa yung monthly. Sabi niya, oo nga ma'am, para hindi kayo mahirapan. Yun, awa ng Diyos, bukas makikipag-agreement na ako regarding dito. Kaya,
Kung kayo ay stress, hindi niyo rin malaman kung paano babayaran. Tapos ayaw kayong payagan kahit anong pakiusap nyo ng mga credit card companies. Hayaan nyo lang. Maniwala kayo one time. Dasal lang kayo ng dasal. One time. Sila na yung kukontakt sa inyo. Magugulat kayo, mag-o-offer sila. Kasi ang habol lang nila magbayad tayo eh. Hindi naman yung sila magsasampa ng kung ano-anong case kasi magastos, mahirap magsampa ng kaso ngayon. Tsaka regarding dyan sa mga third-party agent ang mga nananakot, huwag kayong magpapatakot. Kahit pa yan ay mga demand letter, ang dami dumating sa akin yan. Dead ma. Hindi ko naman alam kung ano yun eh. Hindi ko na nga binabasa eh. Tapos meron nakalagay doon, kumukontak kami si ganito for agreement. Hindi ko kinukontak. Sila lang ang kumukontak sa akin. Pero hindi ako nagpapalit ng number kasi syempre gusto ko maging updated pa rin sa account ko. Tapos, ngayon, awa ng Diyos, magsisimula na ako. Pandemic ngayon, lahat tayo hirap. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa. Magdasal lang tayo. Ako, awa ng Diyos, oh, dalawa na yung nabayaran ko. Kumbaga marami-rami pa rin yung babayaran ko. Pero at least, napapayag ko na sila for long-term payment. Kaya kayo, subukan nyo, o kaya sinubukan nyo, tumawag kayo, nakiusap kayo, ayaw kayong payagan. Pag tumawag sa inyong third party agent, sabihin nyo, pasensya na po kayo. Wala pa po talaga akong pambayad, sabihin nyo yung totoo. Tapos sabihin nyo rin, ha, ma'am, baka may maialo kayong long-term payment. Pag sinabing, kasi po, nakapag-avail na kayo, o kaya wala po, kailangan nyo bayaran ng cash. Sige po, kung sa ngayon po, wala po talaga ako ibabayad, pasensya na po muna kayo. Ganunin nyo lang. One of these days, tatawag yan sa inyo, maniwala kayo. Sasabihin yan sila. Kasi ang gusto lang nila makabayad. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi yan sila mamumwersa. At walang kaso-kaso ngayon dahil ang hirap magsampa ngayon ng kaso. Kung magkano lang naman ang utang natin, tapos magkano magagastos nila sa pagkakaso, ang hirap pa ng biyahe-biyahe. Ano pa ngayon, sobrang higpit. Kaya ang gagawin niya nila, magbibigayan sila sa inyo. Maniwala kayo, one of these days, kung yung mga bangong ayaw pumayag ng long-term payment, one of these days, tatawagan kayo niyan. Tapos kapag may mga text-text na demanda, huwag niyo lang pansinin at huwag niyong basahin hanggat maaari kasi dagdag stress lang yan. Bura niyo na lang. Ako ganun eh, pag binobar ako. Pero ni-raise ko yan sa customer service ng Metrobank. Sinabi ko, hindi po yan nakakatulong. Alam ko naman po yung karapatan ko kahit po ako ay may utang. Wala naman po akong krimi na ginawa. Hindi po ako pumatay ng tao para papadala na warrant to pares. Ano yun? Wala man lang hearing na naganap. Wala man lang demand letter na natanggap. Basta isasampa na sa kaso. Padadala na ako ng warrant to pares agad. Pakisabi po sa inyong third party agent. Sinabi ko talaga. Pakisabi po sa inyong third party agent, tigilan po yung pananakot kasi hindi po siya nakakatulong. Wala akong magandang na itutulong. E paano kung mahina-hina yung napadala nila? Halimbawa, mahina akong klase ng tao. Nabasa ko yun. Kaysa makulong ako, ang isipin ko magpakamatay na lang ako. Tapos hindi pala totoo. Ay, di lalo silang nilakasingil. Nasabi na lang nila, pasensya na po kayo. Disregard nyo na lang po. Huwag nyo na lang pong pansinin. Sabi ko, alam ko naman po yun eh. Hindi ko naman po pinapansin. Kaya lang, inform nyo rin po sila na sala po yung ginagawa nila. Mali po. Yun lang po at huwag po kayong matakot. Lahat po tayo may utang ngayon. Makakaraos din po tayo. Magdasal po tayo. Kaya natin yan. In right time, matatapos lahat natin ang utang natin. Basta, sa ngayon, pag stress na stress kayo, wala talaga kayong pambayad, huwag nyo muna isipin. Hayaan nyo lang. Lumaki siya ng lumaki na interest, sige lang. Ito, wala magagawa. Wala na akong pambayad. Basta huwag kayong magpaka-stress. Makakaraos din tayong lahat. Ingat po. Pag may tanong kayo, comment lang kayo or PM lang kayo sa page ko, Mami Jonet din po. Tapos, iaano ko rin sa inyo. Maraming bangko na magandang magbigay ng payment agreement, tapos sila na yung mag-aalok sa'yo. Una, ayaw kunyari, ay hindi na po kasi pwede, ma'am, kailangan nyo na pong bayaran. Ayun ang magagawa nila, wala naman tayong pambayad. Basta huwag tayo matakot. Kaya natin yan. Basta laging samahan ng dasal. Bibigay ni God yan. Ganun kasi ang ginawa niya sa akin. Dasal lang ako ng dasal. Yun lang po and thank you.